Rhea, 14 na tren ang tumatakbo sa MRT as of 5 a.m. ayon nga sa pamunuan nito. Sa ngayon, ay normal pa naman ang sitwasyon dito sa North Avenue Station. Tuloy-tuloy lang yung dating ng mga pasahero at kanilang pag-akyat sa platform ng MRT. Marami rin yung patuloy pa rin na tumatangkilik sa point-to-point o P2P buses na nandirito. Gaya nga na sabi mo, Rhea, kahapon ay nagkaroon ng door failure ang isang tren kaya pinababa ang mahigit 1,000 mga pasahero sa Ortigas southbound. Para masolusyonan ang mga ganitong problema, patuloy ang pagsusuri sa mga Dalian train mula China para magamit na ng publiko kung sakali. Kagabi, ipinakita sa media ang weight testing sa mga bagon. Inilagay rito ang mga sandbag na katumbas ng bigat ng mga pasahero saka sinukat ang timbang. Kinuha rin ang timbang ng axle ng tren. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary TJ Batan, kung hindi papasa ang bigat ng Dalian trains, ibabalik ang mga ito sa China. 48 bagong bagon ang binili ng Pilipinas mula China noong Aquino administration para magamit sa MRT. Pero hindi ito natuloy dahil masyado raw mabigat ang mga bagon para sa riles. Sabi naman ng manufacturer, bago pa i-deliver sa Pilipinas ang Dalian trains, ay sumailalim na ang mga ito sa weight testing sa China. Pero dahil walang kinatawan ang Pilipinas nang gawin ito, napagdesisyonan ng independent audit consultant mula Germany na ipaulit ang proseso. Iyon nga lang, kahit pumasa ang Dalian trains, kailangan pa rin daw i-upgrade ang ilang parte ng MRT tulad ng power supply at ang mismong riles para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Posibleng matapos sa susunod na linggo ang pag-aaral. At yan muna ang latest mula rito sa North Avenue Station. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Victoria Tulad.